Mother, I had the daughter right. That is we give reverence to the Holy God. The sacrifice the of praise. Pinagsumakita ng kanyang kaharian at ng kanyang katwiran, lahat ng ating mga pangangailangan, higit pa sa ating inaasahan ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya po, Ama, sa oras pong ito, alam po namin na dahil inuna ka namin sa araw na ito, alam po namin, O Diyos, na ang kaligtasan po ay para sa amin. Ang kagalingan po ay para sa amin. Ang himala po ay para sa amin dahil ang Diyos. At o neka po, Ama, higit pa sa aming mga hinihiling ang ibibigay mo nga po, Ama. Kaya po, Diyos, kayo pa lamang, salamat po. Iyo po ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, palakas na malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Makakaupo tayo. Ano ibig sabihin ng good investment? Pag sinabi mong good investment, ano ang sasabi sa isa po? Dito ang tingin sa butit ng lalaki sa harapan. Yan. Pag sinabing good investment, ano yung sumasabi sa isip mo? Yan. Ang ibig sabihin ng good investment, yung pag ikaw ay nag-save, yung ikaw ay nagtanim, o ikaw ay may pinaglagahan ka ng oras, ng panahon, ng buhay, ng pera, o trabaho o negosyo, alam na alam mo na sa darating na panahon, aani ka o meron kang reward. Tama po ba? Ang ibig sabihin ng good investment, yung bang pansamantala ay meron kang inilagak niya. No? At naniniwala ka na sa darating na panahon, aani ka. Yun ang ibig sabihin ng good investment. Parang ganito. Bilhin mo ang lupang ito. No? Kasi sa darating na panahon, tataas ang value niya. Good investment. Di ba? Nakikinig po ba tayo? Yan, itong negosyong ito, no? Inegosyo mo ito. Sa darating na panahon, lalaki yan. Good investment. Yun ang ibig sabihin ng good investment. At basahin natin sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, beginning verse 17. As Jesus started on His way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Alam mo, ang ganda ng tanong niya. Ang sabi niya, Jesus, Guru, Rabbi, Teacher, ano ang gagawin ko para ako magmana ng buhay na walang hanggan? Alam mo, iyan ang hindi natatanong ng marami. Iyan ang hindi na pagtutuunan ng marami. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba ako papasok ng langit? Pag ako ay namatay pagkatapos ng buhay ko sa mundong ibabaw nito, saan ako pupunta? Kaya sabi ko sa inyo, nung kwento ko nung nakaraan, si Brother Jojo na dumagano sa akin doon sa may gimbal may paisiya, bagong attendee pa lamang siya, at the age of 32, natulog lang kinabukasan, hindi na siya nagising.
So ang ganda ng ginawa ng Lord, sapagkat bago siya nawala sa mundong ibabaw na ito, nakarinig siya ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng mga pangangaral ng mga kapatiran doon, sa mga pangangaral natin, kasi nga meron tayong gawain sa Gimba, Nueva Ecija. At may kalungkutan talaga sa puso ng mga mahal sa buhay ayon sa aking pakikipag-usap sa mga kapatid natin sa Nueva Ecija. Eh, nalulungkot yung asawa na at the age of 32, eh pumanaw na yung kanyang asawa. Nalulungkot yung mga mahal sa buhay, nalulungkot yung mga kapatiran, yung mga pagkatrabahuhan, sapagkat ano siya, faithful, trusted man. Sabi nga, eh, at the age of 32, very young age, namatay. Pero ang napakagandang pangyayari sa buhay niya, bago siya namatay, nakapakinig siya ng salita ng Diyos. Kaya sa magsalita po, namatay nga siya sa murang gulang, pero masaya na rin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga mahal sa buhay, sapagkat siya ay pumasok ng langit. Kaya mga minamahal, itong tanong na ito ng young man na ito, ay tanong niya, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba ako papasok ng langit? Paano ba pag ako'y namatay? At paano ako magkakaroon ng assurance na langit ang punta ko?" At ito nga po'y nakakaligtaan ng marami at ito'y napakahalaga. Ituloy natin ang pagbasa. "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." Tuloy natin ang pagbasa. "You know the commandments, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother." Tuloy natin ang pagbasa. "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." So nagtatanong siya, paano ka ako maliligtas? Sinagot siya ni Jesus, "Obey the moral law or the moral commandments." Pakisabi, moral law, moral commandments. Kasi may tinatawag na ceremonial law. Pakisabi, ceremonial law. Yan, ito yung mga pinapractice ng Old Testament. These are the ceremonial law, the ceremonial commandments of God. But Jesus is referring not to the ceremonial law of the Old Testament, but he was referring to the moral law. Pakisabi, moral law. No? At ang sabi ng Panginoon, alam mo yung law, no? Not the ceremonial law. Sapagkat dapat nating malaman na sa New Testament, ang ceremonial law, abolish po yan. Pero hindi inabolish ng Lord ang moral law. Amen po ba? No? Madali namang intindi siya nitang moral eh, di ba? Moral. Di ba? Immoral. Alam naman natin yun eh. Siguro ay hindi mo natin nasa dictionary sa nitang moral at immoral. Siguro alam mo na yun eh. No? Hindi mo naman siguro kinakailangan maging mataas ang pinag-aralan mo para malaman mo yung moral at saka yung immoral. At ang sabi nga niya, "Guru, yan ay ginagawa ko na mula pagkabata pa." Ituloy natin ang pagbasa. Jesus looked at him and loved him. No? Siya itinignan ni Jesus na punong-puno ng pagmamahal. Hindi lang po sa tingin ha, tingin na may pagmamahal. Yan. "Watching you lack." No? Hindi sinabi ng Lord na yung kanyang ginawa ay nonsense or useless or vanity, meaningless. Hindi po. "Wanting you lack." Pakisabi, "wanting." Meron ka pa ang isang kulang. May isa pang kulang sa iyo. No, ikaw ay sumusunod sa batas ng Diyos, sa moral law of God. It's good kung ating ipaparaphrase. But one thing is lacking. One thing you lack. May kulang sa iyo. Ano yun? "One thing you lack," he said, "go, sell everything you have, and give to the poor." Ang sabi ng ganoon ni Kristo sa young man, sa rich young man, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo. No? Ang experience mo, ibenta mo. Ang Galaxy S4 mo, ibenta mo. Ang Galaxy iPhone 5 mo, ibenta mo. Ang iyong purse ay ibenta mo. Ang Mercedes-Benz mo, ibenta mo. Ang napakaganda mong house and lot with the veranda, with the private resort, ibenta mo. All you have, ibenta mo.
at ang mapagbibilan, ibigay mo sa mga mahihirap. At tanong ko sa inyo, ganito ba ang kalapit ng Diyos? Na kung ano yung na-accomplish mo, ano yung napag-buti mo sa buhay mo, natamu mo sa buhay mo, ganun-ganun na lang ba yun? Na ipapabenta ng Diyos at pamimigay sa mga mahihirap? Hello? Tama ho ba rito? Ngiti nga kayo, ngiti. Nasabi ko sa katabi mo, bawal ang nakasimangot. Okay, ha? So, mga minamahal, alam nyo, ngayon, dati, ang dami-dami na nga ngayon eh. May dati, meron nga Friendster, nawala na yung Friendster, napalitan ng Facebook, may Twitter, may Tumblr, ngayon may Instagram pa. At ang Instagram, ang alam ko, puro picture yan eh. Kaya, dapat lagi kang nakangiti. Amen? Hindi pwede ang mga nakasimangot. Watching you lang, he said, go sell everything you have and give to the poor. No. You will have treasure in heaven, then come, follow me. Pinapabenta lahat ni Jesus ang kanyang mga ari-arian at ang sabi ni Jesus, sumunod ka sa amin. So mga minamahal, gusto ng Diyos na tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. At ano nga yun? Yung sundin natin ang mga moral law. And secondly, no, natatanong pa siya eh, no? Kung ano pa yung kulang sa kanya o sinasabi pa ng Lord kung ano pa yung kulang sa kanya. Actually, sa ibang account, no, matatagpuan din ang Mark 10 na iyan, ang kwento ng rich a young man na iyan, matatagpuan din sa Luke 18, matatagpuan din yan sa Matthew 19. Na po? At mga minamahal, kung titingnan po natin parang sa distance si Lord, yung mga na ita-accomplish mo, ba ibibenta mo at pamimigay mo lang sa mahihirap? No? Pero ano ba ang punto rito ni Jesus? No? Kung papansin ninyo, and you will have treasure in heaven. Number one, gustong makita ni Jesus o gustong makita ni Jesus para sa young man na ito na higit ang kayamanan sa langit kaysa sa kayamanan sa lupa. Yun. Maaring wala ka mang kayamanan sa lupa, pero meron kang kayamanan sa langit, much better. At kung may kayamanan ka sa lupa, okay lang din yan. Pero much better kung meron kang kayamanan sa langit. So, dinitingin dito ni Jesus, Jesus is impressed to the young man, to the rich young man, na mas mahalaga ang treasure in heaven. And secondly, no, ang sabi ni Jesus, then come follow me. No. Ang nais ni Jesus, mga minamahal, ay mas mahal natin si Jesus kesa sa lahat ng bagay. We must love God more than anything. We must love God more than anybody. No. Pakalasain mo nang mawala na sa iyo ang lahat ng bagay, huwag lamang si Lord. Iyon ang diin ni Lord. No. At dinidiin Lord, no, mahihirapan sumunod ang young man na ito kapag siya ay hindi nagmahal sa Diyos nang higit sa lahat ng bagay. Kung mapapansin ninyo sa Book of Acts, alalay dati ni Apostle Paul at saka ni Apostle Barnabas, ang pinsan ni Barnabas na si Mark. No? Yan, si Mark. Nakikinig pa ho ba tayo? No? At malamang, itong si Mark na ito, yung rich young man na yan, marahil siya yan. Hello, nakikinig pa kayo? Yung rich young man na yan, marahil siya yan. No? Sapagat ang pinsan ni Barnabas na si Mark, hindi nakasunod sa missionary journey nung una. No? Siya ay tumigil sa missionary journey, apostolic journey. Sapagkat kung papasahin mo sa banal na kasulatan, mayaman siya. At doon sa kanilang tahanan na may prayer meeting, ay may katulong pa sila. And perhaps the reason why Mark, no, nung una, ay hindi nakasabay sa apostolic journey, sa missionary journey, dahil mayaman siya. At marahil iyang young man na tinutukoy niya sa kanyang aklat, marahil siya yan. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, listen very carefully, kung talagang gusto mong maging tunay na Kristiyano,
na sumusunod sa akin, tunay na naglilingkod na sumusunod sa akin, dapat mas mahal mo ako higit sa lahat. Na kaya mo nga isuko ang lahat, isurrender ang lahat, iwan ang lahat, alang-alang sa akin. At basahin natin in the book of Matthew, chapter 4, tingnan natin. In the book of Matthew, chapter 4, verse 18, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. Magkapatid sila si Simon, na tinatawag ding Peter, na minsan ay tinatawag ding Zephas. And his brother Andrew, magkapatid sila dalawa. They were casting a net into the lake for they were fishermen. Tuloy natin ang pagbasa. Come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Halika, sumunod ka sa akin at gagawin kita mamamalakaya ng tao. So makikita natin dito na si Jesucristo ay tinawag niya ang magkapatid para sumunod sa kanya at gusto niya na ang dalawang magkapatid na ito ay makapagligtas ng maraming kaluluwa. Pakisabi makapagligtas ng maraming kaluluwa. Yan. Ituloy natin ang magbasa. At once, they left their nets and followed him. Iniwan na nila ang kanilang mga net at sumunod na kay Kristo. Ituloy natin ang magbasa. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother, John. Yeah. They were in a boat with their father, Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Tuloy natin ang pagbasa. And immediately, they left the boat and their father and followed him. Tingnan ninyo, ano ang iniwan ng magkapatid? Ang kanilang bangka at ang kanilang ama. Ano ang iniwan naman ni Peter at ni Andrew? Ang kanilang mga lambat. Balikan natin yung kay Peter. Verse 19. Verse 20. Tingnan natin. 20 na ba yan yung kanina? Ay, yung iniwan. Ah, hindi. Saan na ba yun? Yung Matthew 10. Yung iniwan ni ano? Ni iniwan. Ayan. At once, they left their nets and followed him. Anong iniwan nila? Ang kanilang mga lambat. Anong iniwan ni magkapatid na James and John? Kaya lang, hinaharangan mo yung mga tao rin eh. Hindi ka kaya dapat pumesto ka rito. Saka ba magandang pumesto? Kasi hindi nila makita yung gandang lalaki ko eh. No? Naharangan mo sila kahit na gamay ka lang. Eh, nakakaharang ka pa rin. Eh, lalo na kung Jeff Cook ka. Lalo kang nakakaharang. Diba? So, iniwan ng magkapatid na Andrew at Peter ang kanilang mga lampad. Samantalang si James at saka si John, ano ang kanilang iniwan? Balikan ka natin ulit. Balikan natin yung... Ay, asan na? Hindi. Si James na yun at saka si, ano na, si John na. Yan. Ito rin natin ang magbasa, 22. Wala ka pang anak, nagkakaganyan ka na. Huwag ka na magkaanak. Pero kung makalooban ng Lord, sana kamukha ko. Diba ako magalit si Boye? Naging kamukha, delikado. And immediately, they left the boat and their father and followed him. Ano iniwan nila? Bangka at ang tatay. Pero kahit na hindi ako tatay ng anak ko, ako naging kamukha, eh napakapalad mo. Diba? Diba? Kaya kung ako, hindi ako naniniwala sa lihi. Pero pag naging kamukha ko yung anak mo, naniniwala na ako. Hindi, joke lang. Ang iniwan nila ay ang bangka at ang kanilang ama. Amen? Magkaiba sila ng iniwan. Amen? Pakisabi, magkaiba ng iniwan. Sa buhay natin ito, iba't iba tayo ng sinusuko sa Panginoon. Iba't ibang bisyo, iba't ibang kasalanan. Dahil ang kasalanan ko bago ko na born again, hindi mo kasalanan bago ka na born again. Tama o mali? Kagaya ng sabi ni Sister Maribel, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, yung kasamaang ginagawa mo sa akin, higit pa rin ang gagawin ko sa iyo. So salamat sa Panginoon, nakakilala ako sa Diyos. So ibig sabihin, tayo ay may isinusukong iba't ibang bisyo. Amen. Para tayo maligtas, para tayo ma-born again. Meron tayong isinusukong mga bagay-bagay, mga uga-ugali, no? Para tayo ma-born again, para tayo maligtas. Amen. Ngayon,
Yung sabi ng Panginoon na ibenta mo ang mga ari, ang mga ari-arian mo, balik tayo sa rich young man na yon, balik tayo ron. Yan, yung mark nga yan. Tuloy natin sa isum natin pa ng konti. Yan. Sundan. Yan. At then, yun muna, yun muna. Yun muna, yun kanina, yan. At this, the man's face fell, he went away sad because he had great wealth. Mga minamahal, listen, tingin sa akin. Alam mo kung bakit ang kayamanan niya ang pinapasuko sa kanya? Kasi mas mahal niya ang kayamanan niya kaysa kay Lord. Tanungin mo yung iba, bakit di ka dumadalo? Eh naman, mahirap iwanan yung trabaho, mahirap iwanan yung negosyo, mahirap iwanan yung bahay namin, walang pantay. Mahirap iwanan yung mga aso namin, baka manakaw. So marami nakakahadlang sa pagdalo, marami nakakahadlang sa pagbabagong buhay, marami nakakahadlang sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At iba't iba ang ating mga minamahal na nakakahadlang sa atin. At ang nakakahadlang sa lalaking ito ay ang kanyang malaking kayamanan. Yung kanyang malaking kayamanan ang pinapasurrender, pinapasuko sa kanya. Hindi sa sinabi ng Lord, o yung girlfriend mong unbeliever ang nakakasagapan sa iyo, iwanan mo na yan. Hindi. Bagos ang sabi ng Lord, no, yung malaki mong kayamanan ang nakakasagapan sa iyo. Hindi ka makasunod sa akin, no, i-paraphrase natin, hindi ka nakakatanong, hindi ka nakakapag-evangelize, hindi ka nakakasunod sa akin dahil sa malaking kayamanan iyan. Mga minamahal, nais ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Pakisabi sumunod. Kaya ang sabi ng Lord kay Peter and Andrew, come follow me and I will make you fishers of men. No, gagawin ko kayong tagpagligtas ng mga kaluluwa. No, maging si ang mga anak ni Zebedee na si James and John, iniwan din nila yung kanilang ama, yung kanilang bangka, samantalang si Andrew and Peter, iniwan nila ang kanilang mga lampa. Iba't iba sila nang iniwan. Amen. Iba't ibang kasalanan ang pinapaiwan sa atin ng Lord para tayo pumasok ng langit. At iba't iba ang pinapaiwan sa atin ng Lord para tayo makasunod sa Kanya. Misan maraming mga sagabal para makasunod tayo sa Diyos. Kagaya si Hudson Taylor, ang naging sagabal talaga yung girlfriend niya. Dahil pinapadala ng Lord si Hudson Taylor sa China to become an apostle to China, pero ang kanyang girlfriend ay ayaw. No, ayaw ng girlfriend niya na siya ay pumunta ng China sapagkat eh, gusto niya na mag-practice na lang ng medicine si Hudson Taylor sa England, sa British. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? So, ang nung ginawa ni Hudson Taylor, nakipag-break siya sa girlfriend niya. Masarap bang nakikipag-break? Masakit. Masakit ba na ikaw ay bin-rape? Nasaktan ba siya nung bin-rape mo siya? Eh, sa salita lang na break, masakit yun eh. Break. Diba? Break. Sabi nga sa kanta ng mundo, break it to be gentle. Yeah, ipag-break yata, hindi yata gentle yun eh. Hindi yata gentle yun. Masakit yata tayo. No? Pero, kapag hindi siya ang karapat-dapat sa iyo o mas meron pang mas karapat-dapat sa kanya sa iyo, masarap yun. Amen. Amen. Lalo na kung medyo bata pa naman tayo at para makapag-concentrate muna sa dapat makapag-concentrate tayo, di ba? Minsan, tingin kayo sa akin, minsan hindi lang naman sa Panginoon may mga nakakahadlang, di ba? Minsan sa pag-aaral. Oh. Ano-ano yung mga nakakahadlang sa pag-aaral? Instagram, Tumblr, Internet, di ba? Facebook, di ba? Minsan yung nakakahadlang sa pag-aaral eh. Laro. No? Minsan, kung bakit ang iba, hindi nakaka-graduate, hindi nakakakuha ng mataas na grades, walang honor. Kasi nga, maraming sidetracking, pero na-sidetrack siya. So, ang makakasidetrack sa binatang ito na mayaman ay ang kanyang malaking kayamanan. Hindi masama na tayo ay may kasintahan. Hindi masama na tayo ay may asawa at may mga anak. Hindi masama na tayo nagkatrabaho o nag-aaral o may negosyo at hindi masama na tayo ay mayaman. Ano ang masama ang hindi gusto ng Lord kapag ang lahat ng iyan nakakahadlang
na mapaglingkuran mo ang Diyos. Inyon. Naunawaan ninyo ako? Ang nakakaunawa nga po'y pumalakpak ng malakas? Kaya alam ng Diyos ang hadlang sa Kanya. Ibenta mo ang ari-arian mo, ipagbigay mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. May reason, sumunod ka sa akin. Amen. Ituloy natin ang pagbasa. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Napakahirap sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mayaman saan? Mayaman sa kasalanan, mayaman sa bisyo, mayaman sa kayamanan, mayaman sa maraming bagay na hindi maiwan at hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo kung bakit maraming hindi papasok ng langit? Kasi nireject nila ang panawagan ng Diyos. Halika, be my disciple and follow me. Nireject nila. No, Lord, hindi pwede. May bisyo kasi ako eh. Lord, hindi ko kasi maiwanan itong mga ito eh. Ganun yun. Ituloy natin ang pagbasa. The disciples were amazed at His word. But Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Napakahirap na pumasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. At gumamit po ng parabola, matalinghagang pananalita si Jesus. At ang sabi niya, mas mabuti pa ang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman para makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng butas ng karayom? Marami nga hindi na makita yan. Malabo na ang mata. Nabuti ka pa, nakikita mo. Ngayon, nakakita na ba kayo ng kamelyo? Eh, laki-laki ng kamelyo. No? Ginagamit yan sa disyerto. Mabagal yan, pero matibay yan sa disyerto. Kaya mas nabubuhay yan sa mga disyerto, sa mga Middle East. No? Ngayon, ang kamelyo ba ay may papasok mo yan sa butas ng karayo? Hello? Parang sumasagot doon ang tao rito. Kalabit yung makatabi mo, tinatanong ka. Hindi mo. Makakapasok ba ang kamelyo sa butas ng karayo? Hindi. Pero sabi ni Jesus, mas mabuti pa na ang kamelyo ay nakakapasok sa butas ng karayo kaysa ang mga mayayaman sa harap ng Diyos. Anong ibig sabihin niya? Bumalik tayo ng unang panahon sa Jerusalem. Ang Jerusalem is a walled city, a walled nation. Parang Intramuros, walled dyan eh. Diba? Parang China, walled dyan. Bakit may mga walled city, walled nation? Para hindi makapasok ang kaaway. Amen. At ang Jerusalem is a walled place, no? Iyan ay secured ng pader. At meron niyang pintuan. At ang pintuan ng Jerusalem, ang tawag po ay Eye of the Needle. Pangalan yun ng pinto, hindi yun literal. Hello, nagiginig ba kayo? Hindi literal yan na iyan ay butas ng karayo. Ang pangalan ng gate sa Jerusalem ay Eye of the Needle o butas ng karayo. Parang sa aklat ng Gawa, chapter 3, ang tawag sa pintuan ay beautiful. Yun ang tawag sa pintuan. So, ang tawag sa pintuan ng temple yon sa Acts chapter 3. Pero sa Jerusalem, ang pintuan nila ay tinatawag na Eye of the Needle. At pagdating ng 6 o'clock, sarado na ang pintuan. Pero maglalagay na lamang ng malinggit na butas para yung mga merchandiser, yung mga mangangalakal. Alam niyo yung mga mangangalakal? Na nag-travel, nag-travel from one place to another, dala yung kanilang mga kalakal, as umuwi na yan halos gabi na. So para na lamang sa kanila, yung maliit na butas na iyon, para silang makapasok, para lamang sa mga merchandiser, na ang dala ay kamelyo. Amen. Nakakita na ba kayo ng mga baka na may mga lamang, what is ting-ting, what is tambo, diba? Parang ganon. Yan. So, uwi sila ng gabi, around 6 o'clock in the evening, merong malinggit na butas na tinatawag na ayaw manide, yun na lamang ang para sa kanila.
para sa mga merchandiser. So tingin kayo sa akin, dito ako siguro sa gitna para paggamit natin dito ka. Eh, dito naman, di naman ako makikita. So ganito. No? Ang mga, di ba yung kamelyo? Alam niyo kamelyo? Ang kamelyo ngayon, may kargada yan. May kargada. Yung kamelyo ay hindi makakapasok ng may sakay na tao. Yung kamelyo ay hindi makakapasok ng may laman na kargada. Ang gagawin ng sakay ng kamelyo na tao, bababa yung tao. Nakikinig ninyo? Naunawaan ninyo ako? Pakisabi, bababa yung tao. Ito na uli ako, mainit dun eh. Bababa yung tao. Pagbaba ngayon ng tao, hindi pa rin kaasa yung kamelyo. Dahil may mga kargada. Ang gagawin, yung mga kargada ng kamelyo ay ibababa pa rin. Kakasya na ba yung kamelyo? Sayang dalidin. Hindi pa rin. Ang gagawin ng kamelyo para makapasok siya, siya ay luluhod para makapasok siya. Para makapasok ang kamelyo sa eye of the needle na intended na lamang para sa kanila, pagdating ng gabi doon sa Jerusalem, kinakailangan umalis ang sakay na tao, ibaba ang mga kargada, at ang kamelyo'y luluhod para makapasok sa gate, sa pinto na kung tawagin ay eye of the needle. Nakikinig ba kayo? Yan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Mahirap ang pumasok sa langit. Mahirap ang makasunod sa akin kung marami kang kargadang kasalanan. Marami kang karga-karga sa buhay mo, sa balikat mo, sa puso't isip mo. Mahirap ang makasunod sa akin kasi marami kang kargada. Kinakailangan bitawan mo lahat ng mga kargada mong iyan para ikaw ay makasunod sa akin, makasampa ka sa Diyos. Wag po kayong magagaling sa akin, alam na alam ninyo, maraming hindi na born again ngayon, maraming nag-backslide, yung iba naman ay nakabalik, pero mapapansin ninyo, bago sila nag-backslide, sila ay naglilingkod sa Diyos. Pero nahila sila ng kung sino-sino. Maliwanag po ba? Nahila sila ng kung sino-sino, kaya sila ay nawala sa Diyos. Amen. Sabihin mo, hindi ako papahila. Lakasan mo naman. Hindi ako papahila. Mas malakas pa kahit kanino. Kahit kanino. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ina naman ang palakpak natin kay Lord. So makikita natin, kaya sabi ni Kristo, mas mabuti pa ang kamelyo makakapasok pa sa butas ng karayo sapagkat ang kamelyo ay papasok sa butas ng karayong pinto iyon. Pero bago siya pumasok, yung sakay na tao bababa, pati mga kargada bababa, ay siya'y luluhod para makapasok sa buntong, sa pintong iyon na kasya naman sa kanya. Na meron kang maling relihiyon. Ang hirap mong pumasok sa langit na ikaw ay merong vision kasalanan. At napakahirap mong sumunod sa akin. Marami din nakakasunod eh. Lord, maglilingkod ako sa iyo pag namatay na ang asawa ko. Wala ka pinapatamaan dito ha, namatay ang asawa niya, hindi pa rin naglilingkod sa Lord. Totoo. Lord, makagraduate na yung anak ko, maglilingkod na ako sa iyo. Graduate na yung anak niya, hindi pa rin siya naglilingkod sa Lord. Lord, magkaroon ako ng kasintahan, todo na ako para sa iyo. Nagkaroon ng kasintahan, hindi tumodo. Lord, magkaanak lang ako ng lalaki. Maglilingkod na ako sa iyo, nagkaanak ng 10 lalaki, hindi pa rin naglilingkod sa Lord. Ganyan eh. Maraming mga Kristiyano ang humingi kay Lord. Lord, makamit ko lang ito, tobo na ako sa iyo. Pero nakamit nila, hindi na todo. Kaya na nakaraan, nagkasal ako sa circle, bago ko siya kinasal, sabi niya, pagkatapos po ng kasal ko, todo na ako. Sa kasal, inulit-ulit ko yun. Kaya ako kinasal ito at pinagbubuti ko ngayon, sapagkat sabi niya sa akin, pagkatapos ng kasal, todo na siya. Kinumusta ko siya kay J.I. J.I., kumusta na siya? Okay po, todo naman. Ah, very good. Amen! Amen. Nawa, pag tayo sinagot ng Diyos, tumodo na tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya, naunawaan natin, napakahirap pumasok
ang mayaman. Not exactly mayaman sa pera. Hindi eh. Kasi yung iba isusuko, maling religion. Yung iba isusuko, bisyon kasalanan. Yung iba isusuko nila, iba't iba isusuko yun eh. Ito ang sinusuko niya, pera, kayamanan. Eh, hindi mo maiwan-iwan yung kayamanan mo eh. May tao pa ho ba rito? Misa nang hirap talaga ng mayaman eh. Alam mo kung bakit? Ba't di ka makadalo? Eh, baka nakawin yung kayamanan ko eh. Ba't di ka nakadal sa kap? Baka ay nakawin yung kayamanan ko eh. Isipin mo, ang dami ng handang tuloy. Tingkat tayo sa kayamanan. Eh, hindi ko may sarado yung ano ko eh, yung gawaing shop ko eh. Hindi ko mapatan yung mga taohan ko, sayang kita eh. Isipin mo, ang dami ng handang ngayon. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen mo ba? O ba, isang day ngayon, may kita rin nyo, sayang din ito. Pera rin yan. And this is a true story. Siya po ay merong steam laundry. Ang lakas talaga ng kita niya. Kahit Sunday may trabaho sila. Pero alam mo, umaatid pa rin naman siya ng buong pamilya. Kaya lang halos late na sila pag dumarating sa gawain ng Lord. At least umaatid every Sunday. No, afternoon service kagaya natin. This is a true story. At binibigay nila ng maayos ang para sa Diyos. Pero alam mo ba, nasunog ang kanilang steam laundry. Sunog kasi, sunog. Bakit nasunog? Hadlang kasi sa pagdalo. Nagbibigay ng ikaw po, pero hadlang sa pagdalo. Huwag na natin hintayin pang mawala ang ating mga nirerendahan dyan. Amen? Bago tayo magsabing, todo na ako kay Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Lalo na kung kilala mo naman yung mga magnanakaw, kausapin mo na lang, oy, kayong mga kasama ko sa bahay ng mga magnanakaw, kayo magnanakaw ba? Para nakaka-attend ako. Ha? Eh, binabantayan ko yung mga kayamanan namin eh. Kausapin mo na lang lahat yung mga yan. Ngayon, kung hindi mo kilala yung mga magnanakaw, pabantayan mo kaya sa angel. Angel of God, bantayan niyo po ang aking kayamanan para walang magnakaw. Amen. Amen. Kita ang mahuman dito. Amen. Palampakan natin si Lord. Naunawaan po ba natin? Pakisabi, hadlang sa kabal. Kaya kung magkaminsan, alam ninyo, pwersahan, inaalis ng Diyos ang mga sagabal sa ating buhay. Nasasaktan tayo. Pero nung inalis ni Lord ang mga sagabal sa ating buhay, ay, kaya pala inalis ng Lord yun. Gusto pala ng Diyos, pumasok ako ng langit, makasunod ako ng lubusan. Amen? O, oh, nakingiti ka. alam mo kasing totoo. Amen? Anak pa ka natin si Lord? Kinakausap ko yung nasa, hindi yung video. Yung nanonood ng video. Hindi yan eh. Italin natin ang pagbasa. The disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? Tuloy natin ang pagbasa. Jesus looked at them and said, with men this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Tuloy natin ang pagbasa. Peter said to him, we have left everything to follow you. We have left everything to follow you. Iniwan na namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Bisyo, kasalanan, iniwan na namin. Maling relihiyon, iniwan na namin. Lahat ng sagabal, iniwan na namin. Tahan, gamos, on, iniwan na namin. Pakisabi, iniwan na. Iniwan na. Lahat. Lahat. Antindi nito. No? Alam mo si Peter, hindi lang nag-iwan ng maling kasalanan. Hindi lang siya nag-iwan ng maling paniniwala. Pati trabaho at panagkikitaan, iniwan niya talaga, nag-full time talaga siya. And we have left everything to follow you. What is in store for us? Yun ang tanong niya. Ano naman ang naghihintay sa amin? Sumagot siya si Jesucristo. I tell you the truth, Jesus replied. Pero bago yan, puntahan natin yung Matthew 19. Bago natin basahin yan. Sa Matthew 19, tingnan natin to. Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will be there for us? Sabi ko sa inyo, sa Matthew 19, Luke 18, Mark 10, parparehas halos yung istorya. Tuloy natin ang pagbasa sa verse 28. Tingnan ninyo, Jesus said to them, I tell you the truth.
at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Tingin kayo sa akin. Alam mo ba ang pagpasok natin ng langit eh, hindi tayo pare-parehas ng bahay. May malaking bahay, may maliit na bahay, base sa paglilingkod natin sa Diyos. Ordering nyo yung tape na build your homes in heaven or build your house in heaven, napakaganda nun, ordering nyo yung DVD para maunawaan nyo pagpasok ng langit, hindi tayo pare-parehas ng bahay. May malaking bahay, may maliit na bahay, depende sa ating ginawa sa mundong ibabaw nito. Pangalawa, hindi tayo pare-parehas ng position doon. Kung paano sa mundong ibabaw na ito, hindi tayo pare-parehas ng posisyon sa langit, hindi rin tayo pare-parehas ng posisyon. At pinapaunawa ni Kristo sa 12 alagad na ito, na kung paano doon sa langit ako iuupo sa trono, meron din kayong mga trono. May trono rin kayo, kung paano may korona ang Diyos, may korona rin kayo, at kung paano maganda ang tirahan ng Diyos sa langit, maganda rin ang tirahan nyo sa langit, no? Nagiginig po ba tayo? And listen very carefully. Yung mga tumataka sa paglilingkod sa Diyos, hindi naglilitas ng kaluluwa, hindi nagpapanoa, hindi nagpipray, hindi nagpapas, ayaw umawit, ayaw tumugtong, ayaw maging bahagi sa pagsagawain ng Lord, maaaring pumasok kayo ng langit, no? Pero wala kayong pwesto roon, wala kayong position doon. Kaya tingin kayo sa akin, mga manggagawa at mga full-time, pagdating ng langit, ang posisyon nyo sa mga ordinary Kristiyano, magkaiba. Nakikinig po ba tayo? Magkaiba. Misa ka, nakakapakinig ako sa nasabi nga ng marami, pagdating ng camp, hindi naman kami nakakaligo, sila ligo ng ligo, overnight pa. Totoo yun. Dahil pag mga leader ka, pagod ka, bit-bit ka rito, video ka, no? Pero huwag ka mag-alala, pag dumating ang takdang panahon ng bigayan ng regalo, may blessing ka doon sa langit. Hindi lang sa langit, maging sa mundong ibabaw nito. At malapit na po akong mag-uas, huwag lang akong ganahan, totoo ito, ito ang napakagandang revelation ng Lord. Good investment. Say it, good investment. Tuloy natin ang magbasa sa Mark chapter 10. Yung kanina na. Yeah. And then, 27, 28, Jesus looked at them and said, yeah. Peter said to him, we have left everything to follow you. 29, I tell you the truth. Jesus replied, no one who has left home, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields, kabuhayan, for me and the gospel, tuloy natin, will fail to receive 100 times. Pakisabi 100 times. As much in this present age. 100 times. Listen very carefully. Alam mo, nung nabasa ko ito, umapaw ang galak sa puso ko. Pwede ba kung merong hindi nakikinig yan, makinig kayo at lumabas kayo nito, lumabas na kayo ng CR, kung anong ginagawa nyo, itigil ninyo. Kasi napakaganda ng revelation ito. Bago kami pumunta rito, sabi ba Sister Ruth, Sister Ruth, pakinggan mo maigi ang mensahe ito. Dahil napakaganda nito, hindi ko to kinopya kahit kanino. At hindi ko to pinag-aralan ng malalim revelation ko ng Lord. Ano man palang iiwan mo, amen, para sa Diyos. Ano man palang isusuko mo para sa Diyos. Ano bang ibibigay mo para sa Diyos? Ano bang i-offering mo para sa Diyos? Ay hindi pala mawawala yan. Ibabalik ng Panginoon niya ng 100. Doble! Pakisabi, 100 doble! 100 doble! Hindi ko marinig yung boses ng iba eh. 100